Pancake? Pancake ba yan? Oo. Dali, ay, mga tinatagong sikreto si Chantel sa likod ng camera. At ngayon wala ng camera, feeling ko it's time para si Chantel para kumain na, mga kaibigan. Ito na tayo sa ating game number one, Blacklist International versus NXP Predator Solid. Pakilala ko lang muna dito for Blacklist International. Habang pinapakilala ko, kumakain yung isa dyan. Edward for PNK, Kyrie for Esmeralda, Killer for Uranus, Aqua for Kimi, at Dexter naman for Diggy. Ito naman sa ating red side, yun ang NXP Predator Solid, Yawi with the Skufra, Chester naman para si Sambalier, MB for the Kari, Renajay with the Jawhead, and H2 for Aharith. Oho, eto na mga kaibigan. So, for this, kumuha na lang din ang blue buff, pare-parehas, and Lead the Wanderers naman for Blacklist International. Wala naman ding big deal dito, so parang maganda dito nga lang for Blacklist International. Mabilis sila kumuha dito ng objective with the help of Kimi. Eh, dire-diretso lang. Plus PNK and wala pala silang solid tank dito, if ever. Oo, yun yung problema. Ang pinaka-crowd control lang nila dito, si PNK, at saka yung reverse time dito ni parin Dexter. But anyway, kita natin dito si Yawi. Kumukha na damage at masakit yung pa-stars ng Pasko dito ni parin Dexter ng Blacklist International. So yun din yung kailangan nilang ingatan pagdating sa teamfight. Kapag ka nagkadikit-dikit sila, tapos yun yung mapuntahan nila. Pero si Killer Man, napalalim si Yawi doon. Oh, first blood! Naputukan dito si parin Valier na Eric si Perker Solid, si Edward for the backup, MB halos wala ng buhay, at si Yawi ang mako-corner dito, si parin Kufra Gods ng NXT Perker Solid, pero makatakas against that PNK. Yun, naku po mga kaibigan, at babasagin na lang din naman Blacklist International ang very first third objective nila dito sa top lane na nakakuha na, at nakita din natin na maganda, though walang initiator dito ang Blacklist International, wala masyadong crowd control. Pero feeling ko worth it naman yung ano, yung Diggy pick nila for a counter go or counter clash ang gagawin nila. Hayaan lang nila na yung NXP ang pumasok, kung mag-engage sa kanila, then kokontrahin na lang nila kung sakasaali. So nakita naman natin na kapos lang sa crowd control din talaga. So medyo problema to if ever kay H2O, sa Blacklist International, how they're going to stop H2O later on. Oo, pag nagtuloy-tuloy, no? Uy, grabe si Kyrie sa bottom lane, yung damage niya dito against the Jawhead for this match. So mga nagtatanong guys na ating naka-lineup ng mga series ngayong araw, pwede nyo pong tignan sa caption kung kailan ang laro ng Signal Ultra, ng Execration, and the other teams. But anyway, 1-0 ating score, 2 minutes and 43 seconds to their game time. We have the gold lead on the side of Blacklist International now. So, eto ng mga NXP, naka-ready sa may top lane. Nakaabang kung nasan si Killer, and they will go for an objective. So, top lane turret dito, possible masira pag hindi na-defend dito ng Blacklist International. Pero nandito na ang PNK. Mga kaibigan, tower lock for MB. Pero not enough ang damage nila to take that turret down. Pero ang laki no, nabawas nila in terms of that turret. Exactly. At heto na mga kaibigan, first turtle is now up for the first 3-minute game time natin mga besties, and I think the control here is now on NXP. Pero nga lang, hindi pa patalo ang Blacklist International, nabugaw dito ang NXP na sumisimpleng objective lang sana naitaboy. Pero yun nga lang, mukhang madadamay din yata si Yawi doon. Nakapo, naka-free hit lang sa kanya din si Dexter, pero patay, the kill will go to Dexter as well. Kakao pa yata. Okay na, secure ni MB dito. So, this time around for NXP Predator Solid, hindi pala natin napansin, hindi natin na-highlight. Ang gamit dito ni MB is the carry. Usually kasi, di ba, may gamit nun si H2 para sa kanilang lineup. Pero since meron sinaharit din yung kanilang lineup ngayon. But anyway, for Blacklist International, nagiging effective yung lineup nila ngayon on the early game. Knowing na meron talaga silang Diggy at Kimi, more on the early game talaga sila. Ang problema nga lang dito, pag umabot ang late game, at hindi napatay or nakapag-farm dito yung carry ng NXP Predator Solid. Tama ka dyan. So, makakapusin or kakapusin sa damage siya nga NXP Predator Solid if ever na hindi nga lang din tataba si MB dito. So, the pressure is in. Seto na, pero disengage ka. Tik-tik lang din naman yung Harith doon. Wala na natirang buhay. Pero sa bottom lane naman, Blacklist International with an ABC tactic push. Pagkatapos sa top, baba, lipat lang sila dito. Kung nasan yung Imi, most likely, talagang sure ball na binabasagan nila ang NXP Predator Solid. Tore lang ng tore. Kumbaga sa mga players natin ngayon, at kita naman natin very aggressive si Aqua. Napakaganda ng pwesto. Mga kaibigan, kita natin nag-flicker out doon si parin Chester. Binato ba nga? Binato yung si Cupa doon ng Blacklist International. Pero same with NXP Predator Solid, tinatry din nilang bawian dito. Pero Falling Storm, mga kaibigan, para kay Kyrie ngayon sa ating naro Ejector plus the Purify to counter out that initiation play supposedly coming from Renny J onto this Joy.
4-0 ang ating score. Grabe, hala. Lamang ngayon kaagad ang Blacklist International. Hindi lang basta lamang, lamang na lamang. The reason why nakakuha sila dire-diretso na ng pushing capability. And ito ang pinakapangit na stage. 5-minute game time pa lang tayo. Pero nakikita natin na halos yung flow ng minion. Pang mga mid-game na mahihirapang makalabas ang NXP Predator Solid. Second turtle of our game. Matik ba makuha naman na to ng ulit ng Blacklist International. Item check na muna tayo so far for the first Malawak yung mapa ng Blacklist International. Players, we can see here the top farmer is this Kimi with this 4k gold and the turtle objective din, guys. So problem here for NXP Predator Solid, kailangan pa nga talaga nag-i talaga. Kailangan pa talaga nilang habulin dito or kailangan nilang antayin na magkaroon ng farm yung kare nila. Pero knowing NXP, guys, ang dami nating games na na-experience na sobrang tagal ng laban at grabe din sila. One of the top teams na mag-depend, kumbaga ng kahit inhibitor turret na lang ang natitira. It's more on the counter go na gusto lang kuhanin. Pero so far for Edward on this PNK, grabe yung zoning out potential na ginagawa niya. Grabe, tama nga dyan. Parang bawal sumilip, kumbaga. Yes, wala kaming pang-initiate ng pang-pull off ng teamfight. Pero kaya naman namin sumabay pagka sakali magkabitawan na. At sila ang pipitas pa isa-isa lang. Pero yun nga lang, yun si H2O with that reverse time. Pero papasok si Yawi, hindi si Esetan. Alam niya na may time journey. Baka masayang ang effort if ever. So that's the problem for NXP. Hindi rin nila basta masetan ang Blacklist International. 5-0, kagad. Ayun, 6-0 na. Okay, no. So kita natin dito may BOD din si ano si Aqua, so mas mabilis makapag-push if ever so. Pero kita natin si Killer na pasobra ng pasok, pero nandun ang damage ng Blacklist International to negate this NXP Predator Solid counter go against their supposedly objective against the team. At kita natin middle lane inhibitor turret masisira ng Blacklist International ngayon. So super minions, guys, ang bit-bit. We have more than 30 seconds dito bago lumabas ang unang objective na naman dito for Blacklist International. Si Yawi dito nandun with a toxic ball at naiwan dito si Killer, pero naka-purify mga kaibigan against the Jawhead. Nakakamamba out din mga kaibigan din kagad. So isang third tower pa lang nabasag naman din dito for NXP. Kaya pa yan if ever pa hold lang nila yung lanes nila, tama na sa 6-0, and then na-focus farm o balik farming lang ulit para sa kanilang carry. And kumustahin naman natin ang item dito ni carry if ever nagabahan, diba? 4k alo, so wala pa rin, endless battle pa lang, 7-minute game time, yeah. Pa lang din naman. Pero tsaka dito si ano, si Harit if ever medyo hindi pa ganun kabilis ang kanyang chrono dash dito against Blacklist International. So yep, kailangan pa talaga nilang humabol dito in terms pa of gold. Oh, konti pa, konting push pa for NXP Predator Solid and for Blacklist International. Slowly but surely lang gawin na dito, mag-boss-boss na sila ng error para hindi na rin makabawi sa asakali ang NXP Predator Solid. Dahil alam naman natin na pag tong Kari nag-online, delicates baka pati yung aso, saglitin lang din ni Kari if ever. Pero eto na, de-depensa, grabe yung aso, ML na ML, oh. Pati sinusolid ko rin. ML ah. ML ah. For Blacklist International, what's effective sa kanilang lineup is not total the lineup, but yung purify nila. Kasi ang daming initiation supposedly dito ng NXP, kaso naka-counter dito ng purify. So ang daming moments na magka-try dito mag-ejector si Rene J, pero makakatakas pa rin yung mababato doon. So mamaya, if ever, tumapa dito yung players ng NXP Predator Solid, napakataas ng chance talaga nga mabaliktad ang sitwasyon ng laro. Pero as we could see here now, nakasira na naman ng isang inhibitor turret ang Blacklist International. Oo, tama ka dyan. So talagang future secure ang Blacklist International dito para in terms na mag late game, at least di na sila mape-pressure dahil pinalaki na nila ang mga minions dito at sinigurado nila na talagang pati bottom lane na nga naupo. Pero ito na si Kyrie, pumasok lang din naman mga kaibigan, kahit may tore wala akong pake. Yawi dito with a set but a killing spree para naman kay Kimi. Naku po, disengage, dalawang natitirang buhay on the side of NXP, and pretty much that's it for our game number one. We'll go to Blacklist International. Grabe, grabe naman yun. Sabay din tayo, no?